sa pagpapalit ng taon na muling ihahatid sa inyo ng GMA News ang special series na Panata Ko, mga kwento ng pag-asa at pagbabago. Una naming itatampok ang kwento ng isang terror na teacher na umaming nanakit ng ilang estudyante pero handa na raw magbago. Samahan natin siya sa kanyang panata sa special report na ito ni Salima Refra. Paminsan-minsan, hindi raw talaga mapigilan ni Ma'am Zaida Padulyo ang manigaw sa silid-aralan. Maraming pagkakataon kung saan ang pasensya mo talaga ay masasagad. May tendency talaga na ikaw ay makabulyaw, makapangbato. Pag matigas ang ulo o kaya'y magulo at makulit ang bata, lumalabas ang pagiging terror ni Ma'am Zaida. Ang effect niyan is andoon na yung takot. Maaring hindi na nila inuulit, pero ang mararamdaman mo na takot sila sa akin. Matindi raw kasi ang kinalakhan niyang paraan ng pagdidisiplina sa kanilang pamilya. Napakadami kong masasakit at masasaklap na karanasan nang ako ay isang bata pa. Pinapalo ako ng sinturon, minsan inilalagay sa sako. At ang pinakamasaklap sa lahat, yung igapos ka sa puno ng nyug. Dilingid sa kaalaman ni Ma'am Zaida ang marami ng mga pag-aaral na nagpapakita sa mga negatibong epekto ng anumang uri ng corporal punishment sa mga bata. Pag ikaw ay bata na nakaranas ka ng corporal punishment, ang tendency mo ay isipin mo na yun ang tamang uri ng pagdidisiplina. Pero isang pangyayari raw ang tuluyang nagpabago sa kanyang paraan ng pagdidisiplina. Nang ako ay principal pa sa Holy Spirit National High School, mayroong isang incident kung saan ang isang estudyante namin doon ay napatay ng sarili niyang nanay sa sobrang pamamalo. Sa tulong ng mga seminar sa tama at positibong pagdidisiplina sa mga bata, tuluyan ang tinalikuran ni Ma'am Zaida ang dating gawi. Ang importante, binago ko ang sarili ko para sa mga anak ko, para sa mga estudyante ko. Panata ko na itataguyod ko ang positibong pagdidisiplina sa kabataan. Siya si Zaida Padulyo at ito ang kanyang panata. Salima Refran, GMA News.